Ang pagbili ng computer, lalo na kung wala kang alam sa mga pipiliin mong mga parts or components, ay napakahirap. Kahit pa sabihin mong ikaw ay merong budget or marami kang budget no, sa pagbili ng PC, sa dami ng pagpipili ang parts sa market ngayon, talaga namang nakaka-overwhelm. Huwag kayong mag-alala guys dahil ang MSI Gaming Philippines ay nakapag-partner sa akin once again para gumawa ng 100K or 100,000 pesos full MSI setup. Pero teka, full setup, no? Ibig sabihin, hindi lang yung mismong build, no? Pero kasama na rin dito ang peripherals at yung monitor. So, kumbaga, full setup talaga siya ng MSI. Good evening sa inyo lahat, guys. Maraming salamat sa pag-click ng video na ito. Sana magustuhan nyo. So, without any further ado, tara na agad. Bago tayo pumunta sa build, or bago tayo mag-build ng PC, sasabihin ko muna sa inyo yung mga gagamitin kong components. Para sa CPU, guys, ang gagamitin ko dito ay walang iba kundi ang Intel Core i5-12600KF. Ito ay merong 6 performance cores at 4 efficiency cores for a total of 10 cores and 16 threads. With a base frequency para sa performance cores na 3.70 or 3.7 GHz and a boost performance frequency of 4.90 or 4.9 GHz. Next naman, guys, ay ang motherboard. Ang gagamitin ko for this build ay walang iba kundi ang MSI Mug B660M Bazooka DDR4. Meron itong latest Intel LGA 1700 socket type para sa bagong 12th generation Intel processors. Meron kayong dalawang option para sa memory na gusto nyong gamitin para sa motherboard na ito. Meron itong DDR5 version para sa mas future-proof in terms of memory upgrade path kung gusto nyo mag-go agad sa bagong DDR5 memory. Meron din naman itong DDR4 version na gagamitin natin for this build kung gusto nyo ng mas standard yet proven performance ng mga memory. And also, mas madaming choices ng RAMs at hindi masyadong mahal. Siyempre, hindi lang yan ang kinagandaan ng B660M motherboard ni MSI. Meron kayong malaking area to work with pagdating sa storage na kakailanganin nyo. Meron itong M.2 SSD Gen 4 slots para sa napakabilis na mga M.2 SSD storage. At meron din itong easy M.2 clips na kung saan hindi nyo kakailanganin ng tornilyo para i-secure o i-lock ang M.2 storage nyo. At madami pang ibang cool and upgraded feature ang B660M motherboards ni MSI. If you want to learn more, please click the link down below. Next naman guys ay ang CPU cooler. Ang gagamitin natin for this build ay walang iba kundi ang MSI MagCore Liquid C240 All-in-1 Liquid Cooler. Same good old cooler pero upgraded ito dahil ito ay compatible sa bagong LGA 1700 socket type ni Intel. Pero hindi lang ito sa LGA 1700 compatible dahil actually ito ay compatible sa sobrang daming CPU socket type all the way back from LGA 1150 for Intel and socket AM2 naman sa AMD up to socket AM4. Hindi lang aesthetics ang maganda dito pero maging ang performance. With its carefully thought thermal dissipation design, mas mapapanatili nitong cool or within reasonable temperature ang CPU natin. Up next guys ay ang RAM or ang memory. Since this motherboard motherboard na gagamitin natin only supports DDR4, ang gagamitin natin guys ay walang iba kundi ang G-Skill Trident Z RGB. Ito ay 16GB in total. For the GPU naman or for the graphics card, ang gagamitin natin ay ang MSI GTX 1660 Super Ventus XS OC Edition. Isa ito sa pinaka-popular or sikat na video card when it comes to budget gaming build. Nakapag-try na ako ng GTX 1650, GTX 1660, pero hindi ko pa na-try ito 1660 Super, so curious ako malaman sa FPS ng games natin mamaya pag binenchmark ko ito. Para naman sa storage guys, pinrovide ni MSI ang isa sa pinakabago nilang SSD na actually in-unbox, ni-review at binenchmark ko kamakailan lang. Ito ay walang iba kundi ang MSI Spatium M390 250GB NVMe M.2 SSD. Ang SSD na ito ay Gen 3. Yes, wala tayong Gen 4 SSD dito, so hindi natin masasamantala ang Gen 4 SSD slot ng ating motherboard. Pero ganun pa man, huwag nyong ismulin ang SSD na ito dahil meron itong 3,300 megabytes per second max sequential read at 3,000 megabytes per second max sequential write. And kung napanood nyo ang benchmark ko sa SSD na ito, ang 1GB file transfer sa storage na ito ay 0.36 seconds. 0.36 seconds lang yon. So kahit wala tayong Gen 4 SSD, mabilis pa din ito. Sunod syempre guys ay ang PSU or ang power supply. MSI A650BN ang gagamitin kong power supply for this build. Nagamit ko na ang PSU na ito dati ni MSI and honestly, walang problema. It gets the job done, maganda ang aesthetics niya kasi black ang cables and this is honestly more than enough para sa mga components natin for this build. Last but definitely not the least for this build ay yung case. Kaso nga lang,
yung case kasi is medyo malaki. Hindi naman siya malaki, like, pero pagka nilagay ko kasi dito yon, maliit lang kasi yung lamesa, pero ha, yun. Anyway, MSI provided one of their beautiful cases. Ito ay ang MSI Forge 111R. Grabe, Forge, no? Parang hammer ni Thor. Forged by blacksmith Etri in the heart of a dying star. Jesus Christ. I swear to God, yung mga name, no, ng mga components is super creative. Anyway, ang case na ito para sa akin ay super versatile pagdating sa form factor ng motherboard nyo or sa uri ng build. Kasi this case can fit mini ITX motherboards all the way to 80X or ang standard size ng motherboard. Ang MSI Forge 111R ay kaya ang up to 6 120mm fans. Tatlo sa harap, dalawa sa itaas at isa sa likuran. O kaya hanggang 4 na 140mm fans. Dalawa sa harap, dalawa sa taas, at isang 120mm sa likod. Para naman sa radiator or AIO kung gagamit man kayo, kaya nito ang up to 240mm sa taas at sa harap. For more information about the MSI Forge 111R, please click the link down below. Para naman sa peripherals, nag-provide din sa MSI ng full set actually para makumpleto natin yung 100,000 na full MSI setup. Para sa keyboard, mouse, mousepad at headset, no, gagamitin natin or binigay sa akin, hindi binigay pero pinrovide ni MSI itong MSI Adventure 202. Grabe, kakaiba ito dahil ang MSI Adventure 202 ay full package na ng peripherals. Para sa keyboard, meron itong MSI GK20, MSI GM08 naman para sa mouse, GH20 para sa gaming headset, at GD21 para sa gaming mousepad. Grabe, full package na ito. And next ay yung monitor. Ito na sinabi ko, this is a full setup, pero, well, ano ba yun? Obviously, hindi ko malalagay dito yung monitor kasi matatakpan na ako. Pero ang monitor na gagamitin kasi natin dito ay ang MSI Optics Mag 274 QRF-QD. Ang monitor na ito ay pangarap na monitor ng karamihan, including myself, honestly. Dahil ang monitor na ito ay merong 1440p resolution, 165Hz refresh rate, IPS display panel type, 1 millisecond response time, and so much more. And now guys, ayan ang gagamitin natin mga parts and components for this epic 100,000 full MSI setup. Grabe, ang daming... ano ba yun? Punong-puno yung kwarto ko dito. So, yo. So, anyway, without any further ado, i-build na natin to kasi... Para okay na ta. Para makapag-move on tayo, syempre, di ba? So, let's do this.
And now guys, the build is done. Ayan, kung may kita nyo, kompleto na siya, okay na. And may kita nyo dito, meron na rin post. Okay, so mababasa dito yung memory, yung CPU, yung motherboard, and etc. So, wala tayong naging problema sa ano, sa post, 'di ba? Nag-post naman siya, meron siyang post. So, pero teka lang, mabilis ang build experience lang. In this whole build, okay? Siguro yung iba magdi-disagree dito, pero what I like about this whole build is the case. The case, guys, is actually so light and hindi siya malaki. No, kahit pa this case is advertised na kayang maka-handle or compatible siya sa mga standard ATX, eh pansin niyo naman na maliit siya, kasya siya dito sa desk ko. Itong desk ko actually is sobrang liit nito, nag-downgrade ako actually. So, maliit lang to, pero kasya siya. So, ibig sabihin, sakto lang talaga yung height niya and yung lapad niya. Sakto lang! And also guys, yung case is hindi siya mahirap gawa ng build, no? Pero, well, I guess, siguro dahil na rin sa marami akong, or medyo marami na rin akong na-build na PC kahit papano. Kaya nadalian ako sa pag-build sa case na yan, pero I don't think so, no? Kasi yung case niya is actually wala siyang added, no, ng mga accessories na nagpapa-complicate, no, or nagpapahirap ng build experience nyo. No, maliban dun sa RGB controller dun sa likod, yung 6 ba yun? 6 ata or 8 RGB controllers. Wala na siyang ibang dagdag. And kahit pa meron siyang ganun, sobrang straightforward, ikabit mo lang dun yung RGB connector ng fans or kung RGB strip meron ka, then okay na. And also guys, speaking of RGB, etong case na to is meron siyang dedicated RGB button sa front panel na actually pagka pinindot nyo is pwedeng mag-iba ang lighting effects and yung lights, yung kulay ng RGB. So guys, itry nating ibahin yung kulay ng RGB. Oh, nakita nyo ba sa video? Nakita nyo naman, diba? So, it's blue, steel, ito, blue, tapos white, and purple. Ayan, tapos ito yung RGB effect niya, diba? Okay, so, yeah, whatever. Okay na. And also guys, lahat ng RGB lights dito, maliban dun sa memory, pero yung RGB lights tong fan and maging yung sa may AIO niya, is connected doon sa RGB controller na nasa likod. Na included na siya sa case pag binili nyo. Which is so nice, kasi mahirap pagkagagamit ka pa ng napakaraming software para lang magpalit ng RGB lightings. Pero kung meron ka ng isang hub, parang ganito sa MSI, is okay na yon. And kasi isang pindutan mo lang, pak, iba na yung kulay. Pwede mo siya ibahin. Ayan. So, pwede mo rin ibahin yung mga effects niya. So, gawin na lang natin teal kasi that's my brand. And also nga pala guys, bago ko makalimutan, kung napansin nyo dun sa B-roll kanina, no, medyo awkward yung placement ng radiator at saka nung dalawang fans. Ito yung explanation ko dyan guys, so panoorin nyo. Ayan, so ang dahilan kung bakit dito ko nilagay, no, bakit dito sinagad ko sa ibaba yung paglagay niya, hindi dito, kasi itong radiator, pagka inilagay ko siya dito sa taas, tumatama siya dito sa mga cables ng front panel niya, kaya hindi ko siya maisagad. And para naman doon sa mga nag-iisip or nagtataka kung bakit hindi ko na lang ilagay dito sa harapan, or yung radiator is isama ko dito sa harapan, no, para hindi ganyan mukhang parang ang awkward talaga ng placement, is kasi guys, yung case niya ito, yung takip niya sa harapan is, kung may kita nyo, maliit lang yung clearance. Ayan, no? Maliit lang yung depth niya, yung clearance niya. Ayan, ito. Ayan, yung itong part na yan. Diba? Maliit lang yung part na yan. So, ang kakasya lang dyan is yung fans. Pagka nilagyan ko ng radiator, is hindi na siya magkakasya. Kaya, ganyan yung ginawa ko. And also, may mga case talaga na ganyan yung paraan ng pagmamount nung radiator or nung AIO. I don't know kung itong case na to is isa dun sa mga case na yon. Pero, yeah, it works naman. Meron tayong positive airflow. Hindi ko na pinilit ilagay dun sa taas kasi pang-exhaust yung taas eh. So, ayun yung dahilan ko guys kung bakit ganyan yung pagkaka-mount, ganyan yung orientation ng pagkaka-mount nung AIO. So, yeah, I hope na-gets nyo yung sinasabi ko. Dagdag ko pa guys, yung case kasi is wala siyang included na intake fans sa harapan. Ang included lang na fan na itong case na to is yung isang exhaust na nasa likod. Kaya sa harapan ko, kaya pinilit ko talaga na sa harapan ilagay yung fans is kasi para magkaroon tayo ng positive airflow. Kasi pagka nilagay ko yung intake dito sa taas or ginawa kong exhaust, kasi optimal dito sa taas is exhaust. Kung gagawin ko exhaust yan, wala tayong intake, magkakaroon tayo ng negative airflow. No? So kaya pinilit ko na lang na gawing intake or ilagay dun sa harapan yung fans and yung radiator para magkaroon ng intake, tapos magkaroon tayo ng kahit pa parang positive airflow or positive air pressure.
Anyway guys, install ko muna to ng operating system. Tapos diretso na tayo sa benchmark para malaman na natin, or especially ako kasi I am genuinely excited na malaman kung ano yung performance nitong build na to. So, tara, let's go. And now guys, the benchmark is done. Hopefully nakikita nyo ako, walang problema. So, ang ginamit ko nga palang software is obviously yung Cinebench R23 para doon sa CPU test or sa CPU benchmark, Vegas Pro 19 para sa video editing render test, Valorant at GTA 5 para sa gaming benchmark. So, without any further ado guys, ito na ang resulta ng benchmark. Ang Intel Core i5-12600KF ay nakakuha ng 17,325 score sa Cinebench R23 para sa multi-core render test at 1,882 naman para sa single-core render test. Para naman sa video render test, ginamit ko ang Vegas Pro 19 video editing software. Nag-render ako ng 1080p at 4K quality videos na merong 2 minuto na runtime. Parehas 24fps, H.264, walang color grading, wala ring transition. Ang 2 minutes na 1080p video ay nairender ko sa loob lamang ng 1 minute and 4 seconds. Habang ang 4K naman ay nairender sa loob ng 5 minutes and 27 seconds. Para naman sa temperature, mas mainit ang CPU nung ako ay nagrender ng 4K video. Mas mainit ng about 6 degrees Celsius ang maximum at 15 degrees Celsius naman para sa average. Sunod naman ay ang gaming benchmark. Una ay ang Valorant. Naglaro ako for about 3 hours sa magkaibang resolution, isang 1080p at isang 1440p. Kung makita natin dito sa graph, halos walang pinagkaiba ang temperature ng 1080p at 1440p pagdating sa CPU at GPU. Para naman sa FPS ng Valorant or sa frames per second, nilaro ko ito sa max settings, VSync off of course, sa 1080p at 1440p resolution. Kung makita natin, obvious naman na mas makakakuha ng mataas na frames ang 1080p compared sa 1440p. Pero sobrang nagulat ako sa performance ng ating GTX 1660 Super dahil kahit pa ako ay naglaro sa 1440p resolution, nakapag-record ako ng 510 max FPS with an average of 316 FPS. Grabe to! Which is sobrang ganda para sa mid-level na graphics card at sa 1440p na resolution. Pangalawang laro na tinesting ko ay ang GTA 5 or ang Grand Theft Auto 5. Tulad ng sa temps ng Valorant kanina, halos walang pinagkaiba ang temps ng CPU at GPU sa 1080p at 1440p resolution. Pero syempre mas mataas ang GPU temperature since ito ang main na tumatrabaho sa graphics ng game at hindi ang CPU. Sa FPS naman ng GTA 5, kita dito na mas mababa ang resulta kumpara sa Valorant kanina. Pero still sobrang playable pa din naman at smooth ang laro. Kahit pa sa 1440p gaming, sobrang smooth din dahil nakakuha ako ng 248 max FPS at average na 136 FPS. In my own gaming experience, anything above 60 FPS or 75 FPS ay sobrang smooth na niyan at di ka natalo. Ay nga pala, bago ko makalimutan, ang settings ng GTA ay ultra or max lahat. Pati ang shadows at ibang details naka-max. So panalo talaga ang GTX 1660 Super. And there you have it guys, this is such a nice mid-level full MSI setup. Nga pala, once again, bago ko makalimutan, thank you so much MSI Gaming Philippines for this wonderful content. I really really enjoyed it a lot, especially itong case. I don't know why, pero I really really love the case. And that is it for the video guys. As usual, kung nagustuhan nyo, please hit the like button. Also, leave a comment down below about your thoughts for this build. Subscribe ka dito sa channel ko guys kasi napakarami pang tech-related videos as well as PC building videos. Unboxing and reviews coming up very very soon. Once again guys, my name is CJ. And makita kita tayo lahat guys sa susunod kong video.